na yung mga problema. Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Pangulong Bongbong Marcos naniniwalang malapit nang mapababa sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Pagbibigay diskwento sa pasahe sa jeep, hinahanda na ng LTFRB. Mula 12 pesos, target itong may baba sa 9 na piso sa ilang ruta. Congressman Arnulfo Teves Jr. humirit na mapalawig pa ng 2 buwan ang leave of absence sa Kamara dahil umano sa... ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa mga isyong may kinalaman kay Congressman Arnulfo Teves. Humiling si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves ng 2 buwang pa na extension ng kanyang leave of absence sa House of Representatives. Pero nang harapin ni Speaker Martin Romualdez ang kampo ni Teves kagabi, sinabi nitong dapat nang umuwi ang kongresista. Nagpa-patrol, RG Cruz. Miyerkules nang matanggap ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang sulat ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. para humiling ng 2 buwang extension ng kanyang leave of absence mula sa Kamara. March 9, napaso ang nauna niyang travel authority. Ang kanyang ikinakatwiran ang matinding banta sa seguridad niya at ng kanyang pamilya. Tiniyak din sa liham ng kongresista na babalik rin siya sa oras na masolusyonan na ang banta na hindi naman niya dinetalye. Kanina sinabi ni Speaker Romualdez na pinagbigyan niya ang hiling ng abogado ni Congressman Arnulfo Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na makipag-meeting at ipaabot ang mga saloobin ng kongresista. Sagot ni Speaker, dapat nang umuwi sa bansa si Congressman Arnulfo Teves at bumalik sa trabaho. Pinaliwanag rin ni Speaker kay Topacio na nagdesisyon na ang House Committee on Ethics and Privileges na imbestigahan ang hindi pag-uwi ni Teves kahit napaso na ang travel authority niya noong March 9. Ayon kay Speaker, kikilos siya pag natapos na ang imbestigasyon at nagsumiti na ng rekomendasyon ang komite. Sinabi rin ni Romualdez na titiyakin niya at ng buong kamara na ligtas na makakauwi ang kasamahan. Kaya sana raw ay umuwi na ito dahil hindi magandang tignan na tatakas ang isang kongresista imbis na gamitin ang lahat ng remedyong legal. Kagabi inihayag ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe sa lahat ng imbestigasyon ng komite. Kaya ito na raw muna ang bahalang magrekomenda sa plenaryo ng Kamara ng tamang paraan para disiplinahin ang kasamahan. Pero para sa isang miyembro ng komite, walang basihan ang hirit na extension ng leave ni Congressman Arnulfo Teves. As a government employee, ako naging teacher din ako, kapag nangihingi ka ng ganong katagal na leave, kailangan meron namang justification, yung reasonable na dahilan bakit siya nag-leave. Kasi kailangan kasi pumasok kami. Responsibilidad namin sa aming constituents na irepresenta sila dito sa House of Representatives. Humirit naman si Castro na tiyakin ang due process para sa kasamahan. Sa ngayon naman, parang ang balita ko wala pa namang ikinakaso sa kanya regarding doon sa Degamo et al. Case. Kaya siguro ang ethics committee naman ay nag-exercise naman siya ng compassion and patience sa aming colleagues, si Representative Arnulfo Teves. Ayon kay Castro, aantayin ng komite ang paliwanag ng kasamahan sa loob ng 5 araw. Muli rin siyang nanawagan na umuwi na si Congressman Arnulfo Teves. RG Cruz, ABS-CBN News. Pinahayag ngayon ng PNP spokesperson na si Colonel Jean Fajardo na pinakawalan na ng CIDG ang 2
sa 6 na dinakip matapos ang raid sa mga ari-arian ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. sa mga bayan ng Bayawan at Basay noong March 10. Natili naman sa custody ng CIDG-NCR field unit ang 4 na iba pa. Masusi rin na niyang investigasyon ang sinasagawa para malaman kung sino ang talagang may-ari ng mga pampasabog na natagpuan sa ari-arian. Samantala, nakaabang ngayon ang CIDG sa magiging desisyon ng DOJ matapos nilang maisampa ang reklamong illegal possession of firearms laban kay Congressman Teves at sa dalawa niyang anak. We will monitor whatever the decision of the Department of Justice, to whether they will issue a warrant of arrest, kung makikita nila na may yung yung information na ipinail namin or complaint, magmamaterialize ako. Legal position of firearms kay Congressman Teves and his two sons regarding doon at the Department of Justice kahapon. At naging ordinary filing lang ito dahil they were not around when we implemented the search warrant issued by the courts. Sinimulan na ng Department of Energy ang ilang hakbang para makatipid sa kuryente at fuel. Target itong ipatupad sa iba pang ahensya ng gobyerno. Pero may ilang kumikwestiyon kung pabor kaya ito sa publiko. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, pinapatay ang ilaw sa mga back offices ng Pag-ibig Fund. Ito yung mga wala namang kaharap na kliyente. Pinapatay din ang mga computer pag break ng empleyado ang aircon, nakapako sa 24 degrees Celsius at LED ang mga ilaw. Pati yung paggamit ng stairs kung 2 or 3 floors lang naman yung aakyatin. So ito yung mga ginagawa nating energy, energy efficiency and conservation measures. Ang sangay ng Pag-ibig sa San Fernando, Pampanga, perfect ang energy audit score. Ibig sabihin, panalo ang pagtitipid nila. Pero kaya bang gayahin sa Pag-ibig offices ang ginagawa ngayon sa Department of Energy na 4-day work week, 1-day work from home kada Biyernes? Target kasing ipatupad ito sa mga ahensya ng gobyerno para makatipid. Maaaring sa mga backroom personnel natin, maaaring natin siyang i-consider. Ngunit pagdating sa mga frontline and service areas and service offices natin na tumatanggap ng mga transaksyon, nag-entertain at serve sa mga tao, palagay ko ay kailangan nating maging present every day. Paliwanag ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada, walang problema sa pagtitipid pero kailangan pag-aralan muna ang 4-day work week lalo na sa may mga frontline services. If you were to look into our flexible work policy, ano lang yung pwedeng mag-work from home? May nakalagay kasi doon, like heavy on research or encoding ka lang. Pero frontline ay hindi talaga pwedeng mag-work from home. Ang sabi ng Civil Service Commission, walang lunch break, walang patayan ng ilaw at aircon, at hindi pwedeng walang haharap sa publiko sa mga ahensyang may frontline services kagaya nito, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Giit na mga may transaksyon sa gobyerno, hindi dapat bawasan ang buong weekday na bukas sa mga ahensya. Example, yung day off ko po is Friday. Hindi wala pong transaksyon ng Friday yung ano. Kaya dapat Monday to Friday po. Maganda po sana kung gawin ng Saturday para ano, may weekend po para may time po talaga na hindi na kailangan mag-absent. May question din si Lizada sa daylight saving time kung saan 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok sa DOE. Dapat may tao from 8 to 5. Kasi yun ang alam talaga ng mga transacting public na may tao ang gobyerno ng between 8 to 5. So what will happen doon sa 4 to 5 na time na walang taong magmamando na sa kanila? Pero nilinaw ng DOE na hindi naman sila lahat walang pasok pag Biyernes. Meron tayong frontliners na pumapasok talaga. Pumapasok sila 5 days. At meron ding galaw nga na digitalization na pwedeng magsubmit ng puro electronic documents. May silbi rin umanong gawing 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok sa mga ahensya ng gobyerno. Let's question
ourselves, how we do things, how we provide the service, and then makita natin ano ang pinaka-efficient. Walang sayang pero mas malaki yung output. Pag-uusapan pa ng buong komisyon ang suwestiyon ng DOE kung dapat nga ba itong ipatupad sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maabot ang kanyang hangarin na may baba sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa Camarines Sur. Nagpapatrol, Joyce Balancho. Pagbubukas ng Kadiwa Center sa Pili Camarines Sur ang inuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa probinsya ngayong Huwebes. Ipinagmalaki ng Pangulo ang anyay mas mababang presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura na ang karamihan ay galing sa mga magsasaka at mga kooperatiba ng probinsya. Makikita ninyo yung halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Sa Kadiwa Market, mabibili ang NFA rice na nasa 25 pesos kada kilo. Habang sa palengke sa probinsya, naglalaro sa 34 hanggang 42 pesos ang presyo ng bigas. Sa monitoring ng Department of Agriculture o DA sa Metro Manila ngayong Huwebes, nasa 34 hanggang 48 pesos naman ang kada kilo ng lokal na bigas, habang 37 to 50 pesos ang imported. Nang matanong kung kailan mararamdaman ang 20 pesos na presyo ng bigas, sagot ng Pangulo, "Yesterday if not sooner, lahat ng timetable ko yesterday if not sooner. Lahat yan ASAP. I don't know, we'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather. Kaya hindi mo matiyak kung ano yung magiging production, ano yung magiging supply." Aminado naman ang Pangulo na marami pang programa ang DA na hindi pa maipatupad dahil nakatutok sila ngayon sa pagtugon sa tumataas na presyo ng mga produkto. We have to convert the Department of Agriculture into a high-tech operation. Dahil that's the only way ngayon to increase production. So we have to bring that technology. The technology exists. Nandiyan naman eh. Magpaturo tayo sa iba-iba. Samantala, namahagi din si Pangulo Marcos ng mga gamit tulad ng rice combine harvester, transplanter, dryer at rice mill sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa probinsya. Pinangunahan din niya ang groundbreaking sa dalawang housing projects ng gobyerno sa Naga City. Limang residential towers na may 11,800 units ang itatayo sa Barangay Concepcion Pequeña, habang pitong medium rise buildings na higit 1,000 units naman ang ilalagay sa Barangay Balatas. Ang lokal na pamahalaan ang pipili sa magiging benepisyaryo ng pabahay program. Titiyakin natin na ang mga naninirahan dito ay magkakaroon ng sapat na oportunidad upang makapaghanap buhay at kumita. Gagawa din tayo ng mga paraan upang mapalapit ang pamilihan, paaralan at paggamutan. 3,500 to 2,500 a month. Ayun po yung amount amortization to. Meron tayong interest subsidy na ligay ang ating mga gobyerno at meron din pong graduated amortization. Kilala ang Camarines Sur bilang baluarte na isang mahigpit na nakatunggali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kampanya. Katunayan, hindi nga ito pinuntahan ni Marcos noong presidential campaign. Kaya aniya, hindi niya akalain ang napakainit na pagtanggap ng mga taga rito sa kanyang mga proyekto. The enthusiasm is because I hope that they can see na kung ano man ang pinangako namin noong kampanya, talagang sinusubukan namin itupad. Lahat ng aming sinasabi, pinag-usapan. Bilang pagkilala naman sa kanyang suporta at tulong sa probinsya kahit pa noong mga nagdaang taon, nagpasa ng resolusyon ang sangguniang panlalawigan para ideklara si Pangulo Marcos bilang adopted son of Camarines Sur. Joyce Balancho, ABS-CBN News, Camarines Sur.
Sa ibang balita naman, inilibing na si Negros Oriental Governor Orwel Degamo. Sinamahan ng maraming taga-suporta ang kanyang pamilya para ipanawagan ang hustisya sa pinaslang na gobernador at walong iba pang taga-Negros. At live mula Siato, Negros Oriental, nagpapatrol, Jose Carretero. Jose, kamusta naman ang naging seguridad sa libing? Karen, bantay sarado ng pulis at militar ang libing ni Negros Oriental Governor Orwel Degamo. Libo-libo kasi ang nakipaglibing. Kasabay naman ng pagdadalamhati, Karen, ang panawagan ng mabilis na hustisya para sa gobernador. Para sa mga taga-suporta ni Governor Orwel Degamo ng Negros Oriental, hindi natatapos sa libing ang kanilang panawagan para sa hustisya sa opisyal at walong iba pang napatay sa pamamaril noong Marso 4 sa Pamplona, Negros Oriental. Mula sa kanilang bahay, dinala ang labi ng gobernador sa simbahan para sa Misa de Requiem. Libo-libong mga taga-suporta mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental ang nakipaglibing gaya ni Nanay Bernie na mula pa sa bayan ng Valencia. Mahal namin itong taong ito na makamit niya ang hustisya. Nagbitaw naman ng mabibigat na pahayag laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ang byuda ng gobernador na si Mayor Janis Degamo. Kinwestiyon ni Mayor Janis ang hiling ng kongresista na dagdag na 2 buwan sa kanyang leave of absence sa Kamara. Bakit siya hihiling ng 2 months na extension? Eh, pwede siyang umuwi at pwede kaming magharap. Yung 2 months extension doesn't make any sense. Why? Mula sa simbahan, binalik ang labi ng gobernador sa kanilang tahanan. Sa compound lang kasi ng pamilya ang pribadong himlayan. Sa uling sulyap sa asawa, dito bumuhos ang luha ni Mayor Janis at mga taga-suporta. Habang idinaraos ang libing sa Shaton, may live streaming sa Kapitolyo sa Dumaguete City. Karen, dahil tapos na ang libing, aasikasuhin naman ni Mayor Degamo ang mga papeles na kailangan sa nagpapatuloy na investigasyon. Nanawagan din siya ng investigasyon sa Senado, hindi lang para sa kanyang asawa at sa 8 biktima, kundi pati na rin sa iba pang mga biktima ng karahasan sa Negros Oriental. Karen. Maraming salamat, Jose Carretero. Ikinanta umano ng mga nahuling suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Orwel Degamo na ang kasama nilang napatay ay dati umunong miyembro ng NPA o New People's Army. Pero sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News sa kamag-anak ng napatay na suspect, sinabi ng tiyuhin na wala din naman silang alam sa paratang dahil binatilyo pa lang ito ay umalis na sa kanilang lugar at naghanap buhay na sa Dumaguete. Exclusive, nagpapatrol, George Carino. Sa Eterna Funeral Chapel sa Bayawan City na nag-asikaso sa labi ni Arnil Libradilla, inumpisahan namin ang paghahanap sa kanyang pamilya. Ang 26 anyos na si Arnil, ang lalaking natagpo ang patay sa tubuhan ng habuli ng mga pulis at sundalo sa barangay Kansumalig sa Bayawan City. Sabi ng embalsamador, Sabado ng umaga nang kunin ng ama at nang tiyuhin ang labi. Pero pulis anya ang nakakaalam ng detalye kung saan dinala ang labi. At sa tulong ng pulis, humantong ang paghahanap namin sa bayan ng Bindoy kung saan nagmula ang pamilya Libradilla. Dito sa liblib at mabundok na bahagi ang tirahan ng mga Libradilla. Papunta na sana kami sa tahanan ng ama. Pero sabi sa amin ng isang kapitbahay, walang tao ngayon doon. Pinabalik kami sa sentro ng barangay at doon ay hinarap naman kami ng tiyuhin na si Glesildo Libradilla. Hirap siyang makipag-usap sa salitang Tagalog. Pero sa tulong ng translator, naiparating sa amin ang mga sagot sa aming tanong. Paano nakarating sa kaalaman ninyo na may nangyari kay Arnil? Eh, ang nagpabalo na dire ang mga pulis na sa Bindoy. Pero bago kayo tinawag, nalaman na ba ninyo may nangyari kay Arnil? Wala po, sir. Wala ko kabaluhan na kung saan, namatay ba na siya o kung saan, basta kayang... Iginiit ni Uncle na mahirap na manggaling sa kanya ang detalyadong kwento tungkol sa pamangkin. Dahil bihira na anyang umuwi dito si Arnil at sa Dumaguete na mamalagi kung saan naghahanap buhay.
Nung itanong ko ang kwento tungkol sa pagkanta ng mga naarestong suspect na ang pamangkin niya di umano ay dating miyembro ng MPA. Akala ko mamasamain yung tanong ko kasi ang sinasabi ng militar, dating miyembro ng MPA, si Arnel. Kanara mo, pangutan yung lisod yung kumutubag, sir. Ano man, huwag mo kukabalo. Noong Sabado na iuwi ng ama ang labi ni Arnel dito sa Pindoy, agad ding nilibing dito sa kanilang barangay. At anuman ang katotohanan sa likod ng kanyang kwento, wala nang makakaalam. Isinama na niya sa hukay ang kwento ng malagim na patayan sa bayan ng Paloma. George Carino, ABS-CBN News, Bindoy, Negros Oriental. Nairaffle na ang kasong murder na isinampa laban sa suspendidong Bucor chief na si Gerald Bantag sa Las Piñas RTC Branch 254. Ito'y kaugnay sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Hihintayin naman ang desisyon kung magpapalabas ng arrest warrant laban kay Bantag sa susunod na linggo. Samantala, Lunes naman inaasahang maira-raffle ang kaso laban kay Bantag, kaugnay naman sa pagpatay sa sinasabing middleman na si June Villamor sa Lunes sa Muntinlupa RTC. Gretchen, ano ang showbiz update? Ati B, matapos ang matagumpay na comedy movie na Here Comes the Bride, aabangan naman ang sequel nitong Here Comes the Groom, kasama si na Ensong D at Maris Racal. Samantala, ready ng patawan ng PhilAm na si J.R. de Guzman ang mga kababayan sa kanyang much-awaited stand-up comedy show sa Hunyo. Nagpapatrol, MJ Felipe. But I like the Filipino accent, you know? He's like, hey baby, wait, let me take another look at you. Big hit sa Amerika ang pagkapatawan ng Filipino-American stand-up comedian na si J.R. de Guzman. Ipinanganak si J.R. sa Pilipinas pero lumaki sa Amerika. Habang nasa kolehiyo, nag-aral siya ng music at comedy. The first person that ever told me, like, oh, you could do stand-up. I was in the car with one of my brother's friends and I was just making fun of my dad. And he was cracking up and the whole time he was saying how, oh, you should do stand-up. Maraming naka-impluwensya kay J.R. sa pagkapatawa. Kabilang na ang ama, ang isa pang PhilAm comedian na si Jokoy. Pati na ang mga Pinoy stand-up comedians na nakilala niya nang bumisita siya sa Pilipinas at nag-show noong 2013. Kabilang dito si Alex Calleja. Ngayon nakapag-show na siya sa ilang bansa sa Asia. Napabilang siya sa 10 comics to watch ng taong 2022 ng Variety Magazine. At ipinapalabas ngayon sa Netflix ang kanyang comedy special na The Comedy Lineup. If someone sends like an email that they were going through a hard time and this thing made them laugh, or after a show they say, a lot of people would say, hey, your videos got me through this the pandemic or a breakup or whatever it is, that's a really, really exciting part. Mapapanood ang Later That Evening ni J.R. de Guzman sa June 3 sa The Theater sa Soler, hatid ng Mix. Bago mag-i-do sa katerbang katatawa na naman ang pagdaraanan ng mga bida sa comedy movie na Here Comes the Groom, ang sequel sa Here Comes the Bride. Are you ready for me, my hubby? Magpapalit-palit ng katauhan ang mga bidang sina Maris Racal, Aura, Calad Karen at Enchong D. Ako ang groom. Pressured pero mas na-challenge sila sa mangyayaring switch. Actually, sobrang inspiration sa akin yung si Angelica nung Here Comes the Bride. Kasi it was also the time when she was trying to explore her abilities as an actress. So sabi ko, you know what, let's dive into this. Memorize ko na si Aura. Paano True. Siya? Alam ko na. Kasi pag, kung gusto mong maging si Aura, parang ano mo lang, parang isipin mo may naamoy kang mabaho. Uy ate, kaibigan mo kuti. Ito yung process ko. May naamoy kang mabaho, so parang ganito na yung mukha mo, di ba? Ah, kala ko naman ito. Mapapanood ang Here Comes the Groom sa kauna-unahang Summer Metro Manila Film Festival. Chubby ko! MJ Felipe, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang pasahero sa airport nagdala na ng kopya ng kanilang diploma para sigurado umanong makapasa sa immigration kasunod ng kumalat na reklamo sa social media. At Philippine Coast Guard paspasa na
ang aksyon para mapigilan ng pagkalat pa ng langis mula sa lumubog na tanker. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Pinaghahandaan na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagbibigay ng diskwento sa pasahe sa mga jeepney mula sa minimum fare na 12 pesos, posible po na maging 9 pesos ito sa ilang piling ruta sa Metro Manila at mga probinsya. Nagpapatrol Lady Vicencio. Para makapasok sa trabaho, nakakadalawang sakay agad ng jeep ang kaherang si Ruiley. 48 pesos ang inilalaan niyang pasahe sa jeep kada araw, kaya malaking tulong kung magkakaroon ng diskwento sa pamasahe. Mas magaan ma'am sa bulsa kasi bawas na rin ma'am sa gastusin namin araw-araw. Siyempre araw-araw pumapasok. Malaki ma'am, halos 100 po napupunta lang sa pamasahe kasi nagta-tricycle pa kami. Kasunod ng basbas ng Department of Transportation na magbigay ng diskwento sa pamasahe sa ilalim ng Service Contracting Program, pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad nito. Mula sa minimum fare na 12 pesos ngayon sa mga jeep, ibabalik ang pre-pandemic minimum fare na 9 pesos. Ang nalalabing halaga ay ibibigay ng gobyerno bilang subsidiya. Pero pili lang ang mga ruta na mabibigyan ng diskwento sa pamasahe dahil sa limitadong budget. Limited budget, it will not cover all the routes. So ang unang parameters na sa guidance ng department ay at least mataas yung demand ng route na to. Magiging hamon din ang monitoring sa mga tsuper, lalo't nakabase sa bilang ng pasaherong maisasakay ang ibibigay na subsidiya. Pangamba naman ng ilang mga tsuper, kung sila naman ang kapusin sakaling hindi agad maibigay ang subsidiya tulad ng nangyari sa ibang service contracting program ng gobyerno. Maraming pampasikot-sikot yung ganyang sistema. Kukunin pa doon sa UTR at andyan na nga sa pasahero yung koleksyon namin, pampamilya namin, sa pang-diesel, mag-bitin. Kasi kukunin pa doon sa gobyerno eh. Dapat sa arawan na rin ibibigay yun. Panawagan naman ng ilang pasahero ng bus at UV Express, palawigin pa ang programa bukod sa mga jeep. Dapat lahat talaga, hindi lang bus, pati yung SUV, okay. Ang mahal ho kasi. Batid naman ng LTFRB ang pangangailangan ng iba pang pasahero sa mga tumatangkilik ng jeep, kaya hindi pa naaalis ang posibilidad na maisama rin sa programa ang UV Express. 1.2 billion pesos ang nakalaan sa budget para sa service contracting program, pero hindi pa ito natatanggap ng DOTR. Hindi pa kaagad masimulan kasi hinihintay yung pondo. So ang pondo will come from DBM and then DBM will give it to DOTR and then DOTR will give it to LTFRB. Oras na dumating yung pera, so ayan na, umpisa na natin yung diskwento sa mga PUV. Habang hinihintay ang pondo, bubuuin pa ng LTFRB ang guidelines habang kinukonsulta ang transport stakeholders. Lady Vicencio, ABS-CBN News. 10 hanggang 20 litro pa rin ang langis kada oras ang lumalabas sa lugar kung saan nakalubog ang MT Princess Empress. Kaya paspasan din ang ginagawang aksyon ng Philippine Coast Guard para mapigilan ang pagkalat ng langis. Nagpapatrol, Dennis Dato. Isinama ng Philippine Coast Guard ang media sa lugar kung saan nakalubog ang barkong MT Princess Empress para ipakita kung paano nila pinipigil ang pagkalat ng langis. Kasama ng Philippine Coast Guard ang Japan Coast Guard Disaster Relief Team. May nakalatag na oil spill boom kung saan nagbumula ang kumakalat na langis. Tuloy-tuloy din ang pag-i-spray ng dispersant ng mga tauhan ng Malayan Towage and Salvage Corporation na kinuha ng may-ari ng lumubog na barko. Sabi ng Malayan Towage, nasa 10 hanggang 20 litro kada oras ang nakukolekta nilang malapot na langis. Binobomba na rin ng tubig ang langis para mabilis itong maghiwa-hiwalay. Ang naturang teknik ay itinuro ng Disaster Relief Team ng Japan Coast Guard. Ang in-advise daw po nila ay yung tugboat sa nakita nyo po na magbibigay ng dispersal sa oil, and then sa likod po nila itong barko,
bubulabugin po yung ano yung oil para mabulabog po yung oil habang ginagamit po nila yung water cannon. Nakakatulong yung pag-spray ng tubig para panipisin niya yung makakapal na part ng oil. Ang paggamit ng dispersant ay yun yung last resort natin. As much as possible, ang gusto natin gawin ay i-recover yung oil sa dagat. Sa pamamagitan po ng pag-skimming and then yung manual na collection doon sa mga na-collect natin gamit ang oil spill boom. Umaabot na sa halos 5 kilometro ang haba ng tumatagas na langis na nakalutang sa dagat na kapag hindi na-kolekta ay nanganganib na makarating sa mga dalampasigan. Sakay kami ngayon ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard at yung natatanaw na dalawang tugboat na yon, doon lumubog yung MT Princess Empress at doon nagmumula yung tumatagas na langis. Sa lugar kung saan kami naririto ngayon ay makapal ang langis dito at mabaho yung amoy. Kaya gumagamit ngayon ang Coast Guard ng water cannon, binobomba ng tubig yung mga langis para madaling matunaw. Ayon sa Philippine Coast Guard, umaabot na sa 6,603 na litro ng oily water mixture at 57 sako ng oil contaminated materials ang nakolekta sa dagat. Habang sa dalampasigan naman ay nasa 1,313 sako at 22 drum na mga waste na kontaminado ng langis ang nakolekta mula sa 13 barangay na apektado sa mga bayan ng Pola at Nauhan. Pinuri naman ng Japan Coast Guard Disaster Team ang Philippine Coast Guard dahil sa aksyon nito para mapigilan ang oil spill. We also acknowledge that these measures taken by the PCG and the Philippine authorities have been contributing to mitigating the damage from this disaster. Makapal na oil spill naman ang namataan kanina umaga sa Barangay Herrera sa Nauhan. Sa sityo Tuhod, tumambad ang mga bakas ng langis na naiwan sa dalampasigan. Dennis Datu, ABS-CBN News, Oriental, Mindoro. Alamin natin ang update sa binabantayang sama ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang low pressure area? Ate B, kumilos pahilaga ang low pressure area at nasa layo itong 295 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Hindi po inuitnasa ang magiging bagyo ayon sa PAGASA at posibleng malusaw na rin bukas. Tumaas naman na ang temperatura sa Northern Luzon dahil sa pawala ng amihan. 13.5 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet at 14 degrees Celsius naman sa Baguio City. Bukas hanggang sa Linggo, ang mainit na easterlies o silanganin ang iiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po ang mainit at maalinsangang panahon. Wala rin nakikitang panibagong sama ng panahon hanggang sa susunod na Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, hapon pa may aasahang pag-ulan sa ilang lugar dito po sa Davao Region, maging sa Maysarangani, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula. Sa gabi may malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Davao Oriental at sa Lanao Provinces. Sa Visayas, may malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Samar sa umaga at maulan din sa ilang parte ng Eastern Visayas, maging sa Maykapis. Sa tanghali naman, sa Northern Samar, may malalakas na mga pag-ulan at maulan pa rin sa Samar Island, maging sa Southern Negros pagsapit ng hapon. Sa gabi naman, may malakas na ulan sa ilang bahagi ng Eastern Samar. Sa Palawan, bandang hapon makakaranas ng ulan dito po sa katimugang bahagi ng probinsya. Sa Luzon, buong araw may aasahang pag-ulan sa Masbate, samantalang maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Luzon at posible ang daglian at mahihinang pag-ulan sa gabi sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Painit din dito sa Metro Manila bukas sa 36 hanggang 37 degrees Celsius na heat index o damang init ng katawan, bandang tanghali po yan at hapon. Samantala, matapos inigin ng dalawang malalakas na lindol noong Enero, matinding pagbaha naman ang naranasan sa Turkey. 14 na ang nasawi, na karamihan ay nakatira sa tents at container housing. Nakaranas na matinding pag-ulan sa ilang lugar sa Adyaman at San Llorfa nitong Martes at Miyerkules. Rumagasa ang baha at nag-collapse ang bahagi ng isang highway. Marami pa ang nawawala, kasama na ang ilang bumbero. Mahigit 200 naman ang nasawi sa pananalasa ng Tropical Storm Freddy sa Malawi.
Karamihan ay tinangay ng rumaragasang baha o nabaon sa landslides. Katumbas ng kalahating taong ulan ang ibinagsak ng bagyo sa Malawi at karatig bansang Mozambique kung saan 20 naman ang namatay. Patuloy pa ang search and rescue operations doon. Ang Cyclone Freddy ang tinuturing na pinakamatagal na bagyo sa kasaysayan na tumagal ng lagpas 37 araw. Sa Argentina naman, mahigit 100,000 hektarya na nakagubatan at taniman ang nasunog ngayong taon dahil sa wildfire. Patuloy ang bagiral lang heatwave doon na pinalalapa ng katatapos lang na La Niña. Maraming lugar sa bansa ang nagtala ng pinakamataas na temperatura sa nakalipas na 6 na dekada. Bagsak ang produksyon ng mais, soybean at trigo dala ng tinuturing na pinakamalalang tagtuyo sa bansa sa loob ng 30 taon. Yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Sa pagpabalik ng TV Patrol, 13 tauhan ng CIDG-NCR sinibak sa pwesto dahil umano sa huli dat. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Ilang pasahero sa airport ang nagdala na ng kopya ng kanilang diploma para siguradong makakapasa sa immigration at hindi ma-offload. Ano-ano nga ba ang mga dokumentong dapat dalhin ng mga pasahero para makatiyak na pasasakayin po kayo sa eroplano? Alamin sa pagpapatrol ni Jackie Manabat. Higit 6 oras bago ang flight papuntang New Zealand. Nasa NAIA Terminal 3 na si Crystal Ann. Bit-bit ang diploma at iba pang tingin niyang posibleng tanungin sa kanya sa immigration counter. Nagdala ko ng graduation diploma ko, then mga picture, nag-save din ako ng mga para sa halimbawa hingan ako ng immigration ng proof na may partner akong pupuntahan doon. 12 kaanak ang naghatid sa kanya sa NAIA para kapag nagka-problema sa immigration, may tutulong sa kanya. Napanood niya kasi ang mga reklamo sa isang social media platform na na-offload o hindi nakasasakay ang ilang mga pasahero dahil sa haba ng pila sa immigration o kaya naman dahil napakarami umanong tanong. Immigration for my visa. Ang TikTok video ni Marielle Charmaine Tanteras na di nakasakay dahil sa umano'y di na angkop na tanong ang isa sa mga kumalat sa social media. Aside from the basic questions, like if I brought my yearbook with me, sabi ko, sir, I graduated 10 years ago. Kung wala kang yearbook, do you have your graduation photo? Sabi ko, again, sir, I graduated 10 years ago. Ayon sa Bureau of Immigration, iniimbestigahan na nila ang insidente. Hindi rin karaniwang itinatanong ang yearbook ng pasahero. Anila, dapat ihanda ng mga pasahero ang passport, return ticket, travel itinerary, OEC kapag OFW, at valid IDs. Meron po tayong sinusunod na guidelines from the Department of Justice kung ano po yung mga hinahanap natin, ano po yung mga tinitingnan natin sa mga departing passengers. Pero wala naman pong nakikitang issues sa kanyang dokumento at dun sa sinasabi niya, tugma-tugma naman po, then wala pong magiging problema. Nagdodoble ingat lang umano ang ahensya sa lumalalang issue ng human trafficking at illegal recruitment. Ayon pa sa immigration, may mga kaso rin ng mga urban professional na nabibiktima pa ng cryptocurrency scam syndicate. Itong 2022, higit 32,000 na Pilipino ang hindi pinayagang umalis ng immigration. 472 rito ay napagalamang biktima ng human trafficking o illegal recruitment. 873 ang nagpresenta ng peking dokumento at 10 ang mga menor de edad na nagtangkang magtrabaho abroad. Kanina, kinumpirma ng Bureau of Immigration na may naharang na ilang pasahero papuntang Lebanon na hinihinalang biktima ng human trafficking. Jackie Manabat, ABS-CBN News. 13 tauhan ng CIDG-NCR ang sinibak sa pwesto dahil umano sa hulidap. Base sa investigasyon, pinasok ng mga polis ang isang bahay sa Marina Compound sa Paranaque nitong March 13, kung saan naglalaro ng madyong ang isang grupo ng mga negosyanteng Filipino-Chinese. Pero hindi lamang umano inaresto ng mga operatiba ang mga nagmamadyong, kinuha rin nila ang ilang relo, alahas at mamahaling gamit ng mga ito, pati ang cash vault
na nagkakahalaga ng 3 milyong piso at kinuha rin ang mga pulis, dinala ang mga hinuli sa tanggapan ng CIDG-NCR at hiningan pa ng pera para makalaya ayon sa Deputy Chief for Immigration o Administration ng PNP na si Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Pinasibak niya sa pwesto ang mga pulis kasama ang kanilang regional chief habang inimbestigan pa ang naturang insidente. Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga sinibak sa pwesto na pulis. Based on the report ni General Karamat na relieve niya dito mga sampung plus dalawang opisyal, three officers including the regional chief. Kasi siyempre kahit na yung regional chief ni-relieve siya for yung chain of command. So as the commander of the NCRCIDG ay kailangan din na imbisigahan siya. Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation ang 20 opisyal at miyembro ng Tao Gama Phi Fraternity sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Eksklusibong nakapanayam ng news team ang ilang fratmen na pumayag maging testigo sa kaso. Live mula sa DOJ, nagpapatrol si Nico Bawa. Nico, ipapasok ba sa Witness Protection Program yung mga naging testigo sa kaso? Bernadette, sa ngayon hindi pa. Tatlo sa mga fratmen ang nire-recommenda ng NBI na maging mga star witness. Pero ang korte ang magdedesisyon tungkol dito, lalo't susuriin pa ang kanilang mga salaysay. Inirekomenda ng NBI sa DOJ kanina ang kasong paglabag sa anti-hazing law sa 20 opisyal at miyembro ng Tao Gama Phi Fraternity. Tatlo sa kanila ay tumulong sa investigasyon ng NBI at tinuro ang mga kabrab nilang kasama sa pagplano ng hazing sa pagpalo kay John Matthew Salilig hanggang sa paglibing ng kanyang bangkay. Humingi ng dispensa ang isa sa mga kabrab ni Salilig na si alias Ferdy na isa sa mga tumestigo. Sorry po ako ngayon lang po ako lumitaw kasi ano na rin po, nadaan na rin po ako sa takot po eh. Kasi pinagbandaan po kami na once na lumabas po is may mangyayari po sa aming masama. Nagsisisi siya na sumali siya sa fraternity. Dati rin umano siyang dumaan sa hazing ng kanya mga broad at dapat nang matigil ang karahasan. Mabigat po yung balik sa akin eh. Kasi sa nangyari kay Matibig lang may ganun po nangyari. Dahil po doon na ano, lahat po ng ano ko. Lahat po ng plano ko parang bigla pong gumuho, parang bigla pong nawala. Aminado siyang nangangamba siya dahil sa banta ng fraternity sa kanya. Natatakot rin naman po. So, kailangan po itibayan na lang po yung loob eh. Para maano po si Matt, mabigyan po ng hustisya. Pumayag din ang magulang na si Nards na maging testigo ang kanyang anak sa kaso. Nakatulong ang impormasyong nakuha sa group chat ng fraternity na ang anak niya ang ilang beses nagsabi sa mga opisyal ng frat na pumunta sila sa ospital. Pero pinigilan siya. Kung naging kasalanan lang po ng anak ko, talagang naging member lang siya. Talagang gusto niyang buhayin eh. Talagang sinipiar niya lahat ng ginawa niya. Pero siyempre, member lang siya. Takot siya sa mga officer. Ang masusunod pa rin, officer. Bernadette, gusto ring iparating nung ilang mga testigo na noong unang linggo pa lang na nawawala si Matmat ay agad na sila nagsumbong sa NBI at in fact tumulong pa nga sa paghahanap sa kanya. Sa ngayon, mananatili muna sila sa protective custody ng NBI dahil sa mga natanggap nila umano mga pananakot. Bernadette? Maraming salamat, Nico Bawa. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni E.J. Falcon at fiancé niyang si Jana Rojas ang kanilang kaligayahan sa nalalapit nilang kasal. Usap-usapan din ang pagbabalik big screen ng in-demand kapamilya actor na si Romnick Sarmienta. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Dinumog sina Romnick Sarmienta at Elijah Canla sa special screening ng entry nilang About Us But Not About Us. Ang pelikula ay bahagi ng MMFF Summer Film Fest na aarangkada na sa Abril. Tungkol ito sa relasyon ng isang profesor at kanyang estudyante. Madalang yung co-actor na very open to work on the scene together. Dynamic kasi namin, like even in between takes, nakakapagkwentuhan kami what we want to do in the scene, how we want to do it. Sobrang hands down ako kay Kuya Nick for this project. This guy knows a lot about our craft, so marami po siya naturo sa akin.
Pagkatapos ng Too Good to Be True, itatampok si Romnick sa isang special role sa Team Clash, gayon din sa inaabangang I1 TFC series na Drag You and Me kasama si Andrea Brillantes. Playing drag? Panoorin yun, tinan natin. But it's exciting. Ilang araw bago sila ikasal, sorpresang dumalo naman sina Oriental Mindoro Vice Governor EJ Falcon at fiancé niyan si Jana Rojas sa premiere ng Kunwari, Mahal Kita bilang suporta niya sa kapwa kapamilya actors na sina Joseph Marco at Raisa Senun. I'm so happy for him, you know. I'm so happy na he's finally he's gonna tie the knot. Tutuwa kami, siya yung kabash ko po yung wife niya. Ibinahagi ng big winner ng 2008 Pinoy Big Brother Reality Teen Edition Plus sa TV Patrol ang katuparan at pag-ibig niya para kay Jana. Ang dami masaya para sa amin, yun po yung sobrang nakakatuwa. Kasi ganoon naman talaga ang buhay ng tao eh. Mag-i-end ka sa taong talagang mahal mo. Siyempre po sobrang happy kasi matagal namin itong hinintay and pinlano. Sabi ko nga, in God's perfect time talaga. Binunyag din ni na EJ at Jana na sa March 25 na sa Taguig ang kanilang kasal. Nauna na nilang ibinahagi ang makuling nilang pre-wedding pictorial sa disyerto at dagat ng Dubai. Mario Dumawal, ABS-CBN News. At susunod, halos 20 bilyong pisong halaga ng droga sinira ng PDEA. At gobyerno kumuha ng British lawyer para tumulong sa apela kaugnay sa desisyon ng ICC sa investigasyon sa drug war. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sinira ng PDEA ang nasa halos 20 bilyong pisong halaga ng droga na nakumpiska nito mula sa iba-ibang operasyon. Pagpapakita umano ito na walang nire-recycle na droga sa ahensya. Iginiit din ng PDEA na hindi sila nagbibigay ng droga bilang reward sa mga impormante. Nagpapatrol, Michael Deliso. Ibinalandra ng PDEA sa media ang higit 3 toneladang iligal na droga na nakumpiska sa mga operasyon mula noong 2020. Kabilang dito ang 500 kilong droga na nasabat sa mga Chinese sa Candelaria, Zambales noong September 2021 at halos 1,000 kilo mula kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. noong October 2022. Suma total, 19.9 billion pesos ang halaga ng mga droga. Sinira ito ng PDEA sa pamamagitan ng thermal decomposition sa pasilidad ng Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires, Cavite. Kailangan talaga natin na ipakita na we really are we really going to do the drug destructions as often as we can. Kasi hindi po pwedeng magtagal sana sa evidence rooms namin ng mga ganito. Nais ng PDEA naburahin ang mga hinalang na re-recycle o na ibabalik sa merkado ang mga nakumpiskang droga. Isa pang sinasalag ng PDEA ngayon ang nabunyag na nabibigyan ng 30% ng nasabat na droga ang mga impormante. Ito ang isiniwalat ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Representative Robert Ace Barbers sa pagdinig sa Kamara nitong Martes. Yung mga assets, no, binibigyan ng they call it basura eh. Binibigyan ng shabu o ng evidence, part of the evidence for the assets to sell it to the streets, no? At kapag naging cash na ito, na-convert na into cash, binabalik ito doon sa mga operatives ng PNP at saka ng PDEA. Doon siya magkakaroon ng porsyento. Ayon sa PDEA at PNP, posibleng may ibang tiwali na sangkot dito. Pero igilit nilang hindi ito kailanman ang patakaran sa reward system sa mga impormante. To the best of my knowledge, it has never been a prevailing practice in the PDEA reward system. It is not the policy of the PNP to recycle drugs in any illegal drug operations. The National Bureau of Sa pagdinig naman sa Senado nitong Miyerkules, ibinahagi rin ni Lazo kung paano niya nalaman ang 30% cut na hinihingi ng informant. Nag-offer sila ng what they term as trabaho or a project. So, ang offer nila is magtatrabaho sila, magbibigay sila ng trabaho sa PDEA. And in exchange, ang sabi nila, ang kabayaran nila is 30% of the seized
or confiscated drugs. Sinabi ko sa kanila na no, I will not allow that. Iginiit ni Lazo na monetary reward o pera na maaaring umabot hanggang 2 milyong piso ang ibinibigay ng ahensya sa mga asset at hindi kailanman droga. Michael Delizo, ABS-CBN News. Dinala ng Senado sa Cebu ang usapin tungkol sa charter change. Ayon po naman sa ilang mambabatas at eksperto, dapat subukan munang pagganahin ang ilang economic laws bago baguhin ang saligang batas. Nagpapatrol, Sherian Torres. Pagharap sa iba't ibang grupo sa Cebu kasama ni Senador Ronald De La Rosa, agad inilatag ni Senador Robin Padilla ang gagastusin sa charter change sakaling mangyari ito gamit ang hybrid constitutional convention na gusto ng mga kongresista at constituent assembly na itinutulak naman niya. Kapag CONAS na piecemeal o parte lang na 1987 constitution ang babaguhin, 46 million pesos ang gagastusin kung isasabay sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. At 13.8 billion pesos kung solong gagawin. Kung CONCON naman na isasabay sa barangay at SK elections, 14.7 billion pesos ang kailangan o 28.5 billion pesos kung solong gagawin. Dapat marinig po ng lahat, lalo na ng mga ng araw-araw na naghahanap buhay at nag-aambag sa kaban ng bayan na magmumula sa kanilang pinaghirapang buwis ang 14.7 billion hanggang 28.5 na billion na gagastusin sa CONCON. Hindi po natin kayang ipasan ang dagdag bigat na gastusing ito sa mamamayang Pilipino. Lalong hindi po sa ngayon na gumagapang po tayo sa hirap at utang. Ernesto, giit ni Padilla, kailangan ang tsa-tsa para lumuwag ang anyay konserbatibong economic provision sa konstitusyon. Pero punto ni Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat pagganahin muna ang tatlong economic laws kaysa ang tsa-tsa. Palaisipan din kay Zubiri kung konektado sa tsa-tsa ang hindi paglalabas ng implementing rules and regulations sa tatlong mga batas. After one year, have not been released, hindi pa nilalabas yung implementing rules and regulations, IRR, nitong batas. Hindi ko po alam bakit. Are they delaying it for some underlying reason? Why don't they already let IRR go? And let it out so that more foreign direct investments can come to the country. The department's concerned is supposed to make that NEDA, is supposed to release that. Pero ayon kay Congressman Rufus Rodriguez, chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, wala silang control sa paglalabas ng IRR. Hirit naman ni House Speaker Martin Romualdez, pag-angat ng ekonomiya ang rason ng mabilis nilang pagtatrabaho sa Kamara at hindi politika. Sa public hearing sa Cebu City, inirekomenda ni dating Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na hayaang gumana muna ang tatlong mga bagong economic laws bago ang charter change. Kasama rin anya ang RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership sa dapat suportahan muna. Given our budget constraint, as everybody knows, we have about 13 trillion na utang. And then we have been lagging behind our Asian neighbors. There's really a time constraint and a budget constraint that we have to deal with. So I would suggest that we first attend to these three bills that have already been passed in Congress but kulang pa ng push at saka implementation. Yung RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Kailangan i-post rin yun kasi malaki ang makuha natin dyan sa ano na yon, sa trade. Maybe we can postpone the CONAS later. Coming. Ang CONAS o CONCON, sabi pa ni Pernia, gawin na lang kung mabibigo ang mga nabanggit na batas. Samantala, sa Lunes, itutuloy ni Padilla ang consultation at sa sentro sa CONCON kasama ang mga kongresista. Sherian Torres, ABS-CBN News. Isang international lawyer ang kinuha ng gobyerno para tumulong sa apilan ng bansa sa desisyon ng International Criminal Court na ituloy ang investigasyon sa mga patayan sa drug war sa Pilipinas. Pero pinuna ito ng isang grupo ng mga abogado na tumutulong sa ilang biktima ng drug war.
nagpapatrol Mike Navalio. Pagod na umano ang gobyerno ng Pilipinas sa kabibigay ng impormasyon sa International Criminal Court tungkol sa mga investigasyon nito sa mga patayan sa drug war sa bansa, ayon kay Solicitor General Minardo Guevara. Kahit anong information ang ibigay natin sa kanila, ay parang they will not be convinced that we are willing and able to conduct a genuine investigation ng war on drugs. Kaya sa apila nito sa ICC, kwinesyon na nito ang mga mali umanong basihan ng ICC pretrial chamber sa pagpapahintulot na ituloy na ng ICC prosecutor ang kanyang investigasyon. Kabilang sa argumento ng Pilipinas, hindi umano nakikita ng ICC ang mga hakbang ng bansa para maimbestigahan ang mga patayan. Sabi kasi ng ICC, kakapiranggot lang ang mga inimbestigahan at hindi pa sangkot dito ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Pero para kay Guevara, mismong mga pamilya ng namatay sa drug war ang hindi itinutuloy ang mga kaso. Na a large number, no, 18 cases of the 52 na laban cases were closed due to lack of interest on the part of the complainants or the requesting party. Tiniyak niya na kahit sino, kahit pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay posibleng mapanagot kung mapapatunayang may pananagutan. Pero dinepensahan niya ang mga binitawang salita ng dating Pangulo na tila nag-uudyok ng karahasan. So hindi naman yun parang gumamit ka ng dahas just to disarm or neutralize yung suspect. But do so kung sa tingin nyo ay nalalagay sa alanganin ang inyong sariling buhay. Yun naman ilang beses niya rin sinabi. Pero para sa grupong National Union of People's Lawyers, President Duterte promised us deaths and killings and blood. So it is this president who may very well be pointed out to be the root cause or the root source of all these orders to kill, kill, kill. Sa apila ng Pilipinas, muli nitong iginiit na wala na sa jurisdiksyon ng ICC ang bansa nang magdesisyon itong maglunsad ng preliminary investigation noong Setyembre 2021. March 2019 pa lang kasi, kumalas na sa ICC ang bansa. Pero para sa NUPL, February 2018 pa lang, naglunsad na ng preliminary examination ang ICC prosecutor. It is within the rules of the ICC that a preliminary examination is the first step. In fact, if you look at it in Philippine terms, this is a preliminary investigation, PI, and is part of the formal process already. Kasama sa mga pumirma sa apila ng Pilipinas sa ICC ay isang British lawyer na bihasa sa international criminal law, public international law at human rights law. Kinumpirma ni Guevara sa ABS-CBN News na kinuha ng gobyerno ng Pilipinas si Sara Bafadel para tumulong sa apila nito sa ICC. Mababa lang din anya ang bayad. President Duterte has money, I would say. So why hire somebody else and pay for that kind of service? Paliwanag ni Guevara, hindi si dating Pangulong Duterte ang kanilang pinoprotektahan, kundi ang Republika ng Pilipinas at ang sarili nating legal and judicial system. Mike Navalio, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalong magsilbing tagapamayapa sa ilalim ng bagong strategiya ng gobyerno sa pagtugon sa mga rebelding komunista. Sa kanyang pagharap sa mga tropa ng 9th Infantry Division sa Camarines Sur, sinabi ng Pangulo na nagbabago na ang misyon ng mga sundalo dahil nag-iiba na rin ang sitwasyon. Bahagi rin anya ito ng mga plano para mainganyo ang mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Dagdag ng Pangulo, posibleng ang pagbabago sa misyon ng militar ang isa sa mga susi kung bakit dahan-dahan na nagtatagumpay ang pagtugon ng pamahalaan sa armadong kilusan ng mga rebelde. Also now, we are asking you to be peacemakers because we have changed our approach to the communist terrorist groups that we have been encountering. We are now not only presenting them with a military force, we are presenting them with other options. We are presenting them with a life after their life as rebels.
Matapos ang matagumpay na Gika Pamilya concert sa Barcelona at Milan, excited na ngayon ang mga Pinoy sa gitnang silangan para sa Gika Pamilya sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dumating kaninang madaling araw sa Dubai si Nakatrin Bernardo, Daniel Padilla, Zanjo Marudo, Joshua Garcia at ang host na si Eric Nicolas para sa event ngayong Sabado, March 18. Matyagang nag-abang sa airport ang mga fans, bagay na pinasalamatan ng kapamilya stars. Ang show sa UAE ang last leg ng Gika Pamilya concert na gaganapin sa Abu Dhabi National Theater. Salamat dahil kahit madaling araw na nandito pa rin kayo para abangan kami. Excited kasi last na and syempre puno ng pasasalamat kasi naging maganda yung takbo ng first two shows. Ayan, sa mga kababayan natin dito sa Dubai at sa Abu Dhabi na iniimbitahan mo namin kayo sa March 18 para panood ng Gika Pamilya, isang masaya na puno ng kasiyahan, puno ng sayawan, puno ng kantahan. Susunod, mga hulmahan ng sapatos, ginawang artworks bilang baliktanaw sa COVID-19 lockdown, 3 taon na ang nakalilipas. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Inihayag ng Department of Health na hindi lamang kawalan ng sapat na kaalaman ang dahilan kung bakit mataas ang bilang ng mga kabataang nagpo-positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Paalala rin nila sa mga people living with HIV, tangkilikin ang libreng serbisyo para maiwasan ang paglala ng kalusugan. Nagpapatrol, Rafael Busano. 18 years old si Lawrence nang ma-diagnose na positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV noong 2013. Aminado siya na noong mga panahong yun, kulang ang kanyang kaalaman tungkol dito. I do have regrets. Kung alam ko lang that there is HIV already way back 2013 sa Pilipinas, I would really use protection. Sa datos ng Department of Health kung saan mula sa higit 1,400 na na-diagnose bilang HIV positive noong Enero nitong taon, 79 sa kanila ay edad 10 hanggang 19 years at 7 ay mas bata pa sa 10 taon. Mula sa 79, 57 ay mga 18 hanggang 19 years old, 20 ang 15 hanggang 17 years old at 2 ang 10 hanggang 14 years old. Sa bilang na ito, malaki ang porsyentong nakuha ang virus sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Meron ding nakuha ito sa pakikipagtalik sa parehong babae at lalaki, ganun din sa heterosexual o sa ibang kasarian. Among the young individuals who are practicing unsafe sex, they already have social media applications where they can meet and chat. And then ito na po yung ginagamit ng mga kabataan natin ngayon para sila ay magkaroon itong mga ganitong klaseng pagkikita at illicit behavior. Bilang HIV awareness advocate, sabi ni Lawrence na ilang kabataan talaga ang lumalapit sa kanya sa pamamagitan ng social media para humingi ng payo. Ang common worry talaga nila is because they're young, they're afraid to get tested, they're afraid to seek treatment. Hirap din sila sabihin yun sa family members nila. I always tell them, what is your dream? Ano yung pangarap mo sa buhay? Because if you want to pursue that dream, you have to seek treatment. You have to seek treatment. You have to get tested. Dito sa Pilipinas, libre ang HIV test maging ang antiretroviral treatment para sa mga magpo-positibo. The most important part of treating is during the time that they are still asymptomatic or during the time na wala pala pa silang mga symptoms. Because when you treat an individual, ang isang individual treated because they have positive, ang laking bagay na niya na hindi na siya makatransmit sa infection, even if it's positive. May paalala rin si Lawrence, lalo na sa kabataan. If you're going to a relationship, be faithful to your partner. That is the key of not getting infect your partner in terms of lalo na sa HIV. If you are wanting to do sexual interaction with other people, always use protection. Get tested. HIV is not a joke.
Ngayon, aktibo siya sa social media para mapalaganap ang kaalaman sa HIV. At umaasa siyang kalaunay mababawasan ang bilang ng kabataang magpopositibo rito. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Ibinida sa isang exhibit ang makukulay na artworks na gawa sa mga molde ng lumang sapatos. Inorganize ito ng aktres na si Dolly De Leon at mga kasama niya sa Bayanihan Project bilang paggunita sa ikatlong taon ng COVID-19 lockdown. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Sa pagsasara ng maraming pag-awaan ng sapatos nung kasagsagan ng pandemya, wala nang silbi ang mga shoelace o molding ito. Pero imbes na itapon o sunugin ang mga hulmahan, naisip ng grupo ni Dolly De Leon na gawin itong mga natatanging artwork. Nakakamangha ang resulta ng mga likha mula sa mahigit 800 volunteer artists nationwide sa Art Exhibit Auction. Imbes na itapon nila yung mga last, naisip namin mag-commission kami ng mga artists na pinturahan. Ang gaganda talaga. Gumamit sila ng any kind of medium para pagandahin. Tapos i-auction off namin. Tapos magbibigay para rin mag-benefit rin yung mga local artists natin. Tulong-tulungan na lang tayong lahat, di ba? Kasi mahirap mag-survive dito sa mundo mag-isa. So we're all connected. We're all connected to each other. Mahigit 2 buwang binuo ang exhibit ni De Leon, Zena Bernardo at iba pa na nasa likod ng community pantry at kitchen projects nung umpisa ng pandemya at iba pang bayanihan projects. Humugot na inspirasyon mula sa kalikasan, pantasya at iba pang tema ang art installations. Sentro ng atensyon ang red shoes na ito mula sa Wizard of Oz at ang mga hulmang ito na naging mga dolphin. Abstract colors concept naman ang kontribusyon ni na Alessandra at Asunta de Rossi. Ang mga pakpak namang ito ay simbolo ng paglipad muli ng mga nasadlak sa pandemya. Ang dami pang sorpresang dibuho sa exhibit na may auction price na magsisimula sa 1,000 piso pataas. Tinataguyod din ng Ladies Who Launch, UP Artist Circle at Bayanihang Marikenyo at Marikenya ang project hulmahan na tatakbo hanggang Abril 2023 sa Metro Manila. Higit pa bilang souvenir o rekwerdo ng pandemya, ang proceeds nito ay inaasahang makakatulong sa pag-ahon ng mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng kabuhayan sa panahon ng krisis. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Ano yung sapatos? Hindi, sapatos. Yung molde. Yung molde. Oh, kala ko pinagtagpi-tagpi sapatos, pira-piras yung sapatos na luma. Ito ay molde. Yung nilagyan lang ng mga dekorasyon, yeah. Na sari-sari. Pinintangan. Ayun. May mga dinikit-dikit kung ano-ano. Ayun. Sapatos pa rin. Yeah. And then for charity yun eh. Oo. Diba? Eh, may nakita sapatos, may isda eh. Di nga, may decor nga. Ah, decor lang yun. Decor lang yun. Pwede daw sa tubig. Kasi pag nakakita ka ng sapatos na may isda, iba na ibig sabihin nun, Henry. Iba na pati amoy. Ito naman. Alam mo? May tapa tayo ngayon. Ah, sige na. Oo nga. Ang sabi ng principal. Kinausap ka daw ng principal. Natawag ka daw sa office ng principal. Alam mo, kayo talaga, batang Quiapo na. Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Ay, aminin. Ano mang hamon, ano mang panahon, sapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Kabayang Noli de Castro. Puro kayo ako. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan. Bye. Ang programang ito ay rated S.